subscribers and viewers. Ayan, may demo na naman ako ngayon. So, ito. Ayan. So, kapiraso yan. And example yan, halimbawa ng sa bahay nyo or sa harap ng bahay nyo sa loan. Ayan, kapiraso lang siya. I-detail ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano i-green ito. Kung paano i-green at saka yun, ayan. Kung paano i-green yun. So, malalim yun. Medyo malalim. Ayan, kung mapapansin nyo. So, ituturo ko sa inyo yun kung paano i-green. So, mahirap siyempre kapag sa brass, kahit maliit na brass, tsak sasabit dun sa gilid or madadamage itong pininturahan yung pavement or itong design. Ayan, nakikita niya may design. Ayan, di ba? So, yan yung water features. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano lagyan niya ng green. And sa sunod, sa part 2, ilalandscape natin yan and lalagyan ng bulaklak after green. So, dito sa part 1, ay tuturo ko lang sa inyo or bibigyan ko lang kayo ng idea and tip paano i-green ito. Ayan. So, ang gagamitin natin dyan yung foam na giniling. Yung pinong foam. And gagamit tayo ng strainer sa paglalagay. Hindi pwedeng kamay lang na i-sprinkle mo yung green. And syempre, yung white glue para dito sa para dumikit dito yung green. So, let's go! Gawin na natin ang pag-i-green. Yung green na gagamitin natin, ayan, pine from foam ulit na ginulayan tulad sa mga unang videos ko. And giniling siya ng grinder or ng blender. And then, ginamitan siya ng strainer nito para makuha yung pino and ma-separate yung medyo malaki para naman dun sa puno, kung saan yung ginamit natin puno sa mga unang content natin. So, gagamitin natin itong green na to para dito. Ayan. So, i-demo ko sa inyo kung paano mag-green kapag gumawa kayo ng model. Siyempre, may mga landscape and green. So, ngayon, papakita ko dito sa video kung paano i-green ito. At saka yun. Yun. So, yun pala guys. Iti-trace natin. Iti-trace natin yung kapirasong yun sa brown. Kasi kailangan brown yung base natin para sa green. So, para mag-texture siya na, alam niyo yung patay na damo. Ayan. So, para bago i-green. Ito, iti-trace natin yung brown dyan. Ayan. Gagamitan natin lang ito, cutter. So, iti-trace natin yung brown. And then, hindi muna natin ididikit yung brown na yon na trinase. So, lalagyan na ito. Papakita ko sa inyo yung brown. Ayan, ito guys. Yung brown na gagamitin natin doon sa maliit na yan. Nilagyan ko siya ng double adhesive. So, iti-trace ko yan doon. And then, pagka-trace ko yan, ayan, ipapabakat kong ganyan. Then, pagka-trace sa kanya, isi-separate ko siya para sa green. And then, after na matuyo, ilalagay ko dyan. So, para hindi mahirap. Kasi kung pipinahan mo yan sa brass, mahihirapan tayo. So, isa na ring tip yon or ideas para sa mga ganyang mga nasa loob. Ayan, sa maliliit. So, dito, okay lang to kasi open to. So, let's go. Lagyan na natin ng green. Ayan guys, para hindi tayo matuyuan, ito muna ang portion na to ang lalagyan natin ng green. Susunod natin to at saka ito. So, let's go. Ayan, ito yung strainer natin na may green. Alisin natin, may dumi. Ayan, so, strain lang natin yan para hindi siya buo-buo. Ayan guys, nakita nyo? May green na siya. And then, next natin yung isa. Ikot natin. Pwede na nating ano to. Kapag alam natin nakadikit na siya, pwede nating iganon. Ayan. So, nakita nyo? Green na siya. Ayan. Ayan, green na siya.
So demo lang to. Para sa kapag gumawa kayo ng scale model, eh alam nyo na, ayan na. Kita nyo, green na. Saglit lang maglagay ng green, no? So sa part 2 or next video ko, next content, lalagyan natin siya ng landscape or bulaklak. Ayan, counting landscape. So next na natin to, itong dalawa, dalawahin na natin. Ayan. So lagyan na rin natin. Ayan, tapos na siyang lagyan ng glue. Ayan na. So lagyan na rin natin ulit ng strainer, guys, sa paglalagay ng green. Para pantay siya. Ayan. So strainer lang. So leave it maybe 5 minutes or few minutes para dikit na dikit siya. So ayan, guys, 5 minutes na. Ayan. So ito na yung finished product natin. So nakita nyo yan, wala pa siyang green. Lalagyan natin siya. Trinace ko na siya kanina. Ayan, ito na, guys, yung trinace ko na kulay brown para dito sa para sa green na yun na nasa loob. So ito na siya. Ayan yung shape niya. So ididikit ko siya sa isang dito. Didikit ko siya. Ayan. Hiwalay siya, diba? Nakahiwalay siya. May double adhesive lang siya sa likod. Or double tape. Para yun yung pandikit niya doon. So i-green na rin natin siya. Ayan. Mali na ko akong brush. Ito. Ayan. I-green na rin natin siya. So medyo matrabaho kapag model, no? Tiyagaan lang talaga. Ayan, oh. So ilalagay na rin natin siya ng green. Ayan. So kahit kamaliit, gamitin pa natin ng strainer. Ulitin natin, manipis. So leave it just 5 minutes or 2 minutes para matuyo. So guys, ito na yung ating green. Para dito. Ayan. Para dito. So, ilalagay na natin doon sa loob. Ayan. So, gagamit tayo ng tweezer. Ayan. Ito. Ayan. So, ilalagay natin doon sa loob. So, paano ilalagay? Tanggalin na natin ngayon sa pamamagitan ng cutter yung inilagay natin sa likod na double adhesive. Ayan. So, may apply nyo to doon sa gagawin yung mga model. O kapag gumawa na kayo ng model, ay nahulog. Nahulog. Ayan, guys. Inalis ko na yung ano, yung takip sa double adhesive. So dumidikit na siya, di ba? So ayan. Tweezer lang. So ididikit na natin ito doon sa nasa loob. Ayan. So yun. Ayan. So siguraduhin yung tuyo na yung green. Nakapiraso na yan bago nyo ilagay. So ayun na, guys. Nasa loob na siya yung green. So ayun po, ganun po ang paglalagay ng green sa inyong mga model. Ayan. So next, sa susunod na videos, ipapakita ko sa inyo kung paano to lagyan ng landscape or bulaklak. Ayan. Kung paano lagyan siya ng landscape. So, yun lang po maididimo ko ngayon. Kung paano lagyan siya ng green and ano yung material sa ginagamit and paano lagyan ng green yung maliliit na nasa loob or mahirap lagyan ng green o mahirap gamitin ng brush para lagyan ng green. So, para malinis siya, i-trace nyo siya sa isang brown o na papel or sa pininturahan ng brown and then lagyan siya ng double adhesive sa likod and then i-separate mo nyo ng lagyan ng green and then ilagay nyo doon kapag tuyo na. So
So, ayan lang po, may didemo ko ngayon or may bibigay kong tip sa inyo kung paano maglagay ng green or grass sa model. Ayan. So, ayan yung how to put green sa inyong model or kung paano maglagay ng mga green or grass na sa dapat lagyan sa model. So, yun yung simple tip kung paano maglagay or tips paano maglagay and ideas paano maglagay ng green. Ayan. So, sana may natutunan kayo. And next vlog ko, ito pa rin gagamitin ko. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-landscape and maglagay ng bulaklak. Ayan. And maliit lang to. So, next time sa susunod na mga vlogs, ituturo ko naman sa inyo kung paano lagyan siya ng puno. So, ayan guys, sana may natutunan kayo and may nakuha kayong ideas sa how to put green or paano maglagay ng green or grass sa inyong model. Ayan, sa scale model or model miniature. Ayan, so guys, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon. Thank you! Abangan nyo yung part 2. Bye-bye!